Hello po guys, magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo naman po ako, gagawa po tayo ng version ko po ng baked tahong o baked mussel. Andito na po yung tahong natin, bali papakuluan muna natin yan hanggang sa mag-open po yung shells, yung ano ba to? Yung shells nito, hanggang sa mag-open yan. Saka natin lulutuin. Tapos ito po ay hinugasan ko na po. Kiniskis na po natin yung balat. Tinanggalan natin yung whiskas nila. Pakuluan muna natin. Lalagay na po natin ang ating mussel. Po ang ating tahong. Maglagay naman tayo ng onion at saka garlic. Pwede kayo maglagay ng ginger. Depende po sa inyo. Maglagay din tayo ng salt. Bali, saglit lang naman natin ito pakuloyin kahit mga wala na itong mga salt at saka onion at garlic kasi gagawin lang naman natin ma-open yung shells nila para makuha natin yung laman. Pakuluan muna natin ng ilang minuto yan. Ito na po yung tahong natin na pinakuluan. Lamigin muna natin. Kasi sobrang init pa. Tapos ilagay naman natin sa ating baking dish. Mayroon na po tayong nilagay dito. Depende po sa inyo kung ilan ang ilalagay nyo sa bawat shell ng mussel. Depende po kung gaano din kalaki yung shell. Bali, ibiyakin lang natin yan. Ganyan. Ilagay naman natin. Same process lang po ng ganito. Ibiyakin natin. Lalagay natin siya dyan. Ito na po lahat yung ating mussel o ang ating tahong. Bali, nailagay na po natin siya lahat. Bali, maglalagay naman tayo dyan ng fried garlic. Ganyan po. Ilagay natin bawat isa. Same process lang po. Gaganituin lang natin sila lahat hanggang sa matapos. Nailagay na po natin lahat ang ating bawang o ang ating fried garlic. Maglalagay naman tayo ng cheese. Same process lang po. Nailagay na po natin lahat ang cheese. Ito po ay ready to bake na po. Balik, i-preheat na po natin ang ating oven. Balik, i-bake po natin ito ng 10 to 15 minutes hanggang sa mag-melted po yung cheese na nilagay natin. Nilagay ko na po ang ating tahong. Balik, i-alarm ko siya ng 15 minutes. Bali, 10 to 15 minutes hanggang sa mag-melted yung butter natin. Yung cheese natin. Okay na po yan. Okay na po yung tahong natin. Tinanggal na po natin sa ating oven. Lalagay naman natin sa ating serving plate. Ito na po yung version ko po guys. Bali, nilagay na po natin sa serving plate ang ating baked tahong. Ito na po ang aking version ng baked tahong. So yummy and smell good because of our garlic. At maraming salamat po sa inyong lahat guys sa lagi niyong pagsama sa akin sa panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Bye. Thank you so much.